Okay, ako'y nagbalik. So, ito nangyari. Kwento ko na. Ang nangyari, nung binuksan ko tong ano, itong grill na to, tapos ito, siguro naka-power matakas yung power, no? Teka lang. Kailangan ko. Akala ko nang una, burn out. Diba? Kasi, nag-shutdown bigla eh. Malakas yung power nito, tapos yung PC ko, tapos yung interface ko. Kasi yung interface ko, naka-plug in din. So, lahat ng outlet, naka-plug lahat, diba? Siguro, nung binuksan ko to, itong grill na to, medyo marami nang kumuha ng electricity, so nag-overload. Akala ko nung una, nung nag-tweet ako, ay brown out. Pero nung lumabas ako, nakita ko yung TV ko bukas. Kasi yung TV ko may wallpaper eh. Sabi ko, bakit yung ano yung TV ko nagpa-play nung wallpaper? So, nagtaka ako. Tiyo, pumunta ako sa bedroom ko. Tapos yung nakita, nalaman ko, itong lugar lang to yung sarado. Sinong wallpaper? Ni GEN. Teka lang, hindi yun yung topic eh. Ito naman eh. That's not the point! Nakiasyoso pa kayo sa wallpaper ko. Sus Mariosa, paano ba yan? So, nagpanik ako. So, una kong ginawa, tumakbo ako dito, no? Tapos, iniscoop ko to. Out of panic, siguro, hindi ko alam. So, nasave ko naman siya, yay! Thank God. Tapos, tinanggal ko na yung plug nito. Jesus, hindi ko mahanap yung breaker ko. Ilang taon na ako nakatira rito? 2 taon. Hindi ko alam kung nasan yung breaker ko. Kumuha ako ng upuan. Tinanap ko doon sa mataas na lugar. Hindi ko alam kung saan. Akala ko parehas nung spot nung kung nasan yung internet router. Hindi, iba-iba. Tinawagan ko yung ano yung parang, hindi naman siya landlord, pero yung parang nagsusupervise nung building. Sabi ko, hello, hindi ko po alam kung nasan yung breaker. Tapos tinanong niya, anong building mo? Anong apartment number mo? Tinigil mo ba sa kwarto mo? And I'm like, nakatira na ako dito ng 2 taon pero hindi ko alam kung nasa kwarto ko. So anong nangyari is like, umakyat sila. Pumunta dito sa apartment ko. Yung apartment ko medyo mamadumi. Paano ko ba explain to? Pag umuwi ako sa bahay ko, tinatanggal ko yung pantalon ko sa may pintuan. Hindi ako naglinis kasi nagpapanik ako. So pagbukas nila ng pintuan, nakita nila yung pantalon ko tsaka yung socks ko nasa labas. Nahalata na nagbabota ako. Tinatanggal ko yung pantalon ko tsaka yung medyas ko sa may harap ng pintuan. Pagbukas ng building manager, sabi niya, okay. Nakakahiya! May bote ng distilled water. Kasi ang ginagamit ko sa humidifier ko, di ba naglasing ako na Sunday? May alak sa baba. May soju sa baba. Ayoko na! Tapos nag-laundry kasi ako. Yan naman yung bag of freshly laundry, nilagay ko sa sofa. Nilinis ko rin kasi yung bed ko. Tapos syempre, pag nakapag-jama ako, tapos magpapalit ako ng damit, nandun. So yung mga panty ko nakaka... So inignore naman, buti na lang babae, no? Buti na lang babae, so... So, inahanap namin yung breaker, tapos nandun nga nasa kwarto ko yung breaker, nasa may likod ng pintuan. Yung pintuan ko laging bukas. Kasi ako lang naman mag-isa dito, diba? Ba't ko kailangan ko isarado? So, laging bukas yung pintuan ko pag sa bedroom. Tapos, ayun, inireset namin yung breaker, tapos eto na. Nandito na tayo. Ayoko na. Makita niyo na yun, madami kong underwear, yung pantalon ko, yung medyas ko, tsaka yung linya ng bote mo. Siguro iniisip niya, pagkasarado ng pintuan, siguro iniisip niya na, ay, itong babaeng ito, may problema yata. Tapos nakita niya rin yung setup ko, diba? Nakita niya itong buong setup nandito. So, tinanong niya rin. Sabi niya, bakit ka nagluluto doon sa kwarto? May kusina ka naman. Sabi ko na lang, mukbang stream! What an experience. Pero the show must go on. So bahala na si Satanas sa akin. Makakahiya yung panty ko talaga. Isis Mariosep. Well, at least alam ko na kung nasan yung ano, alam, breaker ko. Yay! Pum pum pim pum pum pim pim pum pum pim pum pum pim pum.